Naisipan na naman namin ang magsalo-salo at kumain sa park kasama aking mga kaibigan. Kaya naman pinapaluto nila ako ngayon ng biko. At ito yung mga ingredients na ating gagamitin sa pagluluto. Meron tayong dyang asukal, malagkit, at saka gata. Sinimulan ko ng hugasan yung malagkit para isasalin ko na lang sa rice cooker. Habang nakasalang yung malagkit sa rice cooker, naghiwa na rin ako kanina ng sibuyas, kamatis, bawang at talong. Binuksan ko na rin yung kalan at sisimulan ko lang iprito yung talong. Natatakam pa siya ako sa pinag-uungang talong kaya naman ako'y napaluto na. Prito mo lang ng kabilaan para mas magandang tignan. Naprito ko na pa lahat yung talong kaya naman sinunod ko ng iginisa yung karne. Nito pala ako mag-isa, pinapakuluan ko muna sa tubig yung pork belly para lumabas yung taba-taba niya. Binudburan ko rin pala ng konting asin habang nagluluto ako at ayan naman nagkakape na. Nagkape lang pala ako dyan, hindi na ako naghagahan kasi hinintay ko na lang matapos na maluto lahat ng mga linuluto ko para maglas na lang sa park. At ayan na nga kusa nang lumabas yung taba-taba sa korni ng baboy. Ganito rin ba kayong mag-isa ng karne ng baboy, pinapalabas yung mantika? Nagprituhan ko ng karne, hindi ko na hinugasan, dyan ko na rin igigisa yung bawang, sibuyas, at kamatis. Katapos kong hinalo lahat yung mga ingredients ko, nilagay ko na rin yung alamang, binag-uongang alamang. Yan pala, at siyempre sinunod ko na rin yung karne. Konting halo-halo lang at nilagay ko na rin yung prinito kong talong kanina. Umuwi pa lang, natatagam na ako. Bigla akong nagutom. At ayan na nga, tapos na ang aking binag-uongang alamang. Madali lang siyang lutuin. Nilagyan ko din na ng konting paminta. Oh, mga inday, kuha na kayo ng kanya tayo kumain. Char! Tapos na ako nagluto ng binag-uongan, kaya naman sinunod ko na itong gata para sa biko. Haluin lang at papakulaan yung gata, tapos isunod na natin yung asukal. Dahil natatangam ako sa ube, kaya nilagyan ko naman ng flavoring. Ube flavor yarn. Ayan, halo lang ng halo hanggang sa kumulo. At pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay yung malagkit. Huwag din kalimutang pahinaan yung apoy para hindi masunog agad-agad. At ayan na nga ang ating biko. Madali lang din palang gumawa ng biko. Kaya naman subukan nyo na, maganda rin itong pangnegosyo, lalo na dyan sa Pilipinas. Dahil tapos ko nang linuto yung malagkit, sinunod ko na rin itong latik natin para may pang-topping sa ating biko. Sa wakas, natapos ko rin lutuin yung latik at eto na ang ating biko. Ilalagay na natin yung latik natin sa ibabaw. Di pa ako nakontento sa paglagay ng latik sa ibabaw ng aking video, nilagyan ko pa ito ng Eden cheese para mas malinamnam. Sa wakas, yan na yung mga niluto ko ngayong araw na to. At dahil tapos na, napil ko na rin yung gutom kaya naman na-prepared na ako para papunta na ng park. Happy heart day! Gutom na. Sarap yung rice, Ann. Mainit ang akin. Mango. Gigi. Yung linoto ko. And to you. Yums. Ito pala yung mga kaibigan kong magaganda. Sila yung mga kasama kong magkainan dito sa park. Kanya-kanya pala kaming dalayan, kaya marami kaming pagkain. Kain po tayo. Thank you for watching. 2,000 years later. After 3 days na kainan namin noon sa park, ito naman, nag-craving na naman ako. Kagagaling ko pala yan sa palengke, bumili ng Gigi at sa katalong. Siyempre, inugasan ko na muna yung Gigi bago ko siya ipiprito. Mura lang pala ang Gigi dito, 55 per kilo.
Nugasan ko na lahat pero hinati-hati ko. Dalawa pa lang yung pipilituin ko ngayong araw na to at yan ang uulamin ko. Yung iba, ilalagay ko muna sa ref. Pagkatapos kong hinugasan yung Gigi at yung talong, hiiwain ko na rin para maprito ko na. Ganito rin ba kayo magprito sa talong? Uunahin muna yung balat. Kung hindi, ganito dapat ang unahin yung iprito sa talong, yung balat muna para hindi masipsip yung mantika. At ayan, pagkatapos kong naprito yung talong, sinunod ko naman na yung Gigi. Gusto-gusto ko yung crispy para mas masarap kainin. At ayan na nga, luto na. At meron tayong dyan kamatis. Buro, buro ng Pangasinan yan. Ang sarap, spicy buro po yan. At syempre, hindi nawawala ang kape. Kape is life para sa akin. Kumuha na rin kayo ng pagkain nyo dyan, ang kanin at ang ulam. Sabayan nyo akong kumain, unang subo. Thank you, Lord! Kahit ganitong ulam lang, mapapabusog-lusog ka na yan. Sira ang diet.
Oops! Pasensya na po kung magugutom na naman kayo sa araw na to. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe and follow also my FB page. Have a good day. Have a good life. God bless.